We are still, Happy Lord's Day, we are still on our series break at ang title po ng ating sermon this afternoon is Refreshing Love and Faith. Refreshing Love and Faith. Tinanayan ko po lahat na tumayo at tayo babasahin natin ang ating teksto sa Book of Philemon, chapter 1, verses 4 to 7. Philemon, chapter 1, verses 4 to 7. Sabay-sabay po natin basahin. I thank my God always when I remember you in my prayers, because I hear of your love and of the faith that you have toward the Lord Jesus and for all the saints. And I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. For I have derived much joy and comfort from your love, my brother, because the hearts of the saints have been refreshed through you. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. You may all be seated. Refreshing Love and Faith. The Book of Philemon, ito ay tinaguri ang isa sa mga prison epistle. Meaning, sinulat po ito nung si Apostol Pablo ay nakabilanggo. Ito po ay sa panahon na si Pablo ay naka-house arrest. At ang pagsusulat po nito ay direktang kinote si Apostle Pablo, pero meron pong reference din na tumulong si Timoteo sa pagsusulat. At ang pinaka-main author po nito ay si Pablo. Ito po ay sinulat para kay Philemon, and coincidentally, si Philemon po ay isang prominent Christian sa Colossa at siya ay miyembro ng lokal na iglesia sa Colossa at ito po ay nagkikita or natitipon sa kanyang sariling tahanan. Sa salutation po, nandun yung binanggit na si Apphia at si Archippus. Ang paniniwala po ng mga theologian na si Apphia ay kanyang asawa at anak po niya si Archippus. At ito po ay pagpapakita na siya ay ama ng tahanan na merong isang buong sambayanan na ligtas at nagtitipon sa kanyang pamamahay. Si Philemon po ay sa pagkakakilala sa kanya ay hindi lang prominente sa pangalan, ngunit meron po siyang sinasabi. Parte po nito ay maintindihan natin kung bakit meron siyang alipin na si Onesimus. Ang mga prominent people o yung affluent lifestyle o yung may, somehow may kaya o kayamanan ay kayang magkaroon ng alipin. At isa po nga doon si Onesimus na later mas ipapaliwanag natin kung anong koneksyon. At ito po ay pagpapakita rin na siya ay may magandang buhay o nakakaangat dahil kaya niya mag-hold ng isang church service sa kanyang sariling pamamahay. Meaning, malaki po yung kanyang tahanan na kaya nitong i-cater the church in Colossa. And makita rin po natin na siya po ay may magandang rapport sa mga kapatiran. At sa binasa natin kanina na siya ay ginamit din ng Panginoon upang suportahan si Pablo sa kanyang mga ministeryo. Yung part ng refreshment o part ng ang tawag dito, yung pagbibigay ng kaginhawaan ay hindi lamang sa mga naibalita na ni Pablo na magagandang nangyari sa buhay ni Philemon, ngunit ito ay patungkol sa literal na pagtulong pinansyal ng kapatid na Philemon kay Apostol Pablo. Makita po natin na ito ay isang sulat na kung saan very personal between two friends. Makita natin ang friendship ni Pablo kay Philemon ay malalim to the point na sa offense na naranasan ni Philemon sa pamagitan ni Onesimus, makikita natin sa mga sumunod na verse, and let me read verse 8 to the following verses.
Accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required, yet for love's sake, I prefer to appeal to you. I, Paul, an old man and now prisoner also for Christ Jesus, I appeal to you for my child Onesimus. Nakikiusap si Pablo in behalf of Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Formerly, he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. I am sending him back to you, sending my very heart. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I preferred to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion, but of your own accord. For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever. No longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother, especially to me. But how much more to you, both in the flesh and in the Lord. So Paul was standing in behalf of Philemon para ipakausap niya na tanggapin muli ni Philemon si Onesimo, na si Onesimo po ay tumakas. Lumayas siya, kumbaga. Tinakasan niya ang kanyang amo na si Philemon. Tandaan natin, kapag ka ikaw ay isang bondservant, you've been purchased. Binili ka o sinisweldohan ka o merong tinanggap na kapalit. At para takbuhan mo ang iyong amo, lalo na walang inclination or implication na si Philemon ay isang masamang amo. Walang ganun. Wala tayong makitang ebidensya na naging malupit si Philemon kay Onesimo. At ang sabi ni Pablo, tanggapin mo siyang muli. At ito'y hindi ko inuutos bilang apostol, but I'm appealing to you as a brother in Christ. Napakaganda nung nangyari sapagkat pinakikita dito kung ano ang relasyon ng dalawang mananampalataya, apostol yan at isang miyembro ng isang iglesia. Nakita natin na may pagpipitagan sila sa isa't isa na balanse. Hindi iniidolo ni Onesimo, ani Philemon, si Pablo, ngunit meron siyang respeto sa isa't isa na kung saan nakikita natin yung genuine affection of a brother to each other, yung magkapatid sa isa't isa. And I can relate to that because now na nag-step down ako sa pastoral position and we are praying for the selection as an elder and the ordination eventually, nararanasan ko na matawag akong kuya ngayon. Ayun, kasama namin dito sa church si Brother Bitoy at ang tawag niya sa akin, Kuis. No? I enjoy being called like that as an endearment kasi somehow nararamdaman ko na mas malapit ako sa inyo. No? Kesa yung pastor o sa iba nga, gusto pa magpatawag ng reverend, bishop o kung ano pa man. Na hindi ko maintindihan anong inambag noon sa ating relasyon bilang mananampalataya. We are all one in Christ kahit mayroon tayong hierarchical position, doon naman 'yon, di nawawala, pero dapat nararamdaman natin that we are one in Christ. At ganito yung pinakikita dito ni Pablo. Ang sabi po niya, I appeal to you for my child Onesimus. Nakikiusap ako sa iyo. Ang unang statement niya, I am bold enough in Christ to command you to do this. To do what is required. Kasi tama naman at tanggapin mo yun eh. Repentant naman yung alipin, bumabalik. Pwede niyang i-command lang na tanggapin mo to. Pero sabi niya, ayaw kong gawin mo ito bilang compulsion. Gusto ko gagawin mo to out of love. Maintindihan mo. Kasi may mga kakatuwa at magandang nangyari. Sabi niya, formerly he was useless to you. Walang silbi sa iyo si Onesimus dati. And then sabi niya, but now he is indeed useful to you and me. Ngayon may silbi na siya sa ating dalawa. Why? But naging useful yung dating slave. And Onesimus is literally, ibig sabihin eh, to be useful, na magamit. Pangalan niya yun. Pero useless siya dati. Pero ba't siya naging useful? Because he's been regenerated. Naligtas siya. Na-born again siya. And from a bondservant, from a slave, he became a brother. Can you imagine that? Dati siyang alipin, naging kapatid. Kanina kinanta natin, once your enemy, now seated at your table.
Jesus, thank you. Ganon yung pakiramdam na dati tayong kaaway ng Diyos at inari tayong kapatid. Inari tayong tagapagmana kagaya niya. Naging isa tayo kay Kristo. Ganon din ang ine-exemplify ng relationship ni Paul with Onesimus and Philemon. Meron tayong commonality as Philemon and Apostle Paul that both are brothers in Christ. At nandito yung pananggulo, kumbaga, si Onesimus, isang alipin na tumakas. Grabe yung grace ng Panginoon na sa kanyang pagtakas, nahuli siya ng Diyos. Imprisoned by Christ. Hindi na siya ngayon slave ni Philemon, he is now a slave of Christ. Kung paano sinabi ni Paul, I am a prisoner of Christ. Ano sinasabi doon ni Pablo? Hindi niya sinasabi, I'm a prisoner of the Roman Empire. Hindi niya sinasabi yun. Never makita na sinabi niya, I'm a prisoner of Caesar. No. It is Christ who imprisoned me. It is by His providence na nandirito ako ngayon. At ganun din yung pinapaintindi ni Pablo kay Philemon through the life of Onesimus. The only reason why he is out, the only reason why tumaka siya sa'yo, para makabalik siya sa'yo at makasama mo siya habang buhay. To be with you forever. Pinaparallel yung ating relasyon sa Panginoon na pinalaya tayo, ngunit tayo ay pinalaya sa kasalanan, ngunit tayo ngayon ay alipin ng kabutihan. Alipin ni Kristo. So ngayon, sa pagbabalik ni Onesimo, sinasabi niya ni Pablo kay Philemon, tanggapin mo siya bilang isang kapatid, hindi bilang alipin. Pero ito yung mas matindi dito sa verse 17. So if you consider me your partner, bakit niya sinasabi, if you consider me your partner, anong partnership meron sila? Siyempre, they're partners in the gospel. They are partner in the vineyard. Pero sa verse 6, may binanggit dito si Pablo, and I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. The sharing of your faith is not just the gospel sharing. No, their partnership went beyond the preaching of the gospel. Their partnership was literally Philemon supporting Paul's ministry financially. Part yun ng refreshment. Hindi lang yung mabuting nakikita niya na ginawa ni Philemon. So ano makita natin dito mga kapatid? Yung partnership, yung sinasabi dito ni Paul. So if you consider me your partner in view of all you've done for me and I've done for you in partnership with the gospel, sabi niya, receive him as you would receive me. Vina-vouch ni Paul, si Onesimus. Tanggapin mo siya kung paano mo ko tatanggapin. Kung ano yung support ang pinakita mo, respeto, pag-ibig, lahat ng mabuting bagay pinakita mo sa akin, yun din ang bigay mo kay Onesimus. Di ba napakaganda nun? They're operating in the education of one another in love. And then sabi niya, if he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. Kung ginawang kanya ng kasamaan o meron siyang pagkakautang sa'yo, sa akin mo singilin. Ilista mo sa akin. Ilan sa atin nang magsasabi ng ganun? May utang ba sa'yo yung kapatid ko? Ako na magbabayad. This is how Paul expressed his obedience to Christ as a prisoner and his love for the brethren. Minamahal niya si Onesimo at minamahal niya rin si Philemon. Pinakita niya na mahal niya itong dalawang ito. Nagmamahal sila because of Christ. Verse 19, I, Paul, write this with my own hand, meaning may parts na sinulat si Timothy. I will repay it to say nothing of your owing me even your own self. Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Nakita natin yung pagpipitagan at yung desire ni Paul not only to help a brethren, Onesimus, but to actually help Philemon to be a blessing to him. Maging refreshment pa sa kanya. Matindi yung eksenang ito na somehow wala tayong masyadong
knowledge kasi wala naman tayong slavery sa panahon ngayon. Diba? Pero may mga pagkakautang tayo. Tama. Nagkakahiraman tayo ng pera. O minsan, hindi man utang, literally nagkaka-offend tayo sa isa't isa. Nagkakaroon tayo ng mga nagkakasakitan tayo. So what can we learn about this? The title of our message is Refreshing Love and Faith. I have to make an example of this culture na nabasa ko to once sa isang Facebook post na gusto kong i-parallel natin kung paano nagwo-work ang mundo in terms of loving and edifying and refreshing one another as against the biblical view. Basahin ko na lang po itong post na ito. In this African tribe, when someone does something harmful, they take the person to the center of the village where the whole tribe comes and surrounds them. Pag daw sa tribong ito, sa Africa, pagka may nagkakasala sa kanila o gumawa ng mali, tinitipon nila yung tribe's people and then pinaikutan itong nagkasala na ito. And then sabi po dito, for 2 days, they will say to the man all the good things that he has done. Sa loob ng 2 araw, sasabihin ng buong tribo kung anong mabuting ginawa ng mamang yon na nagkasala. The tribe believes that each human being comes into the world as good. Each one of us only desiring safety, love, peace, and happiness. But sometimes in the pursuit of these things, people make mistakes. The community sees these mistakes as a cry for help. They unite then to lift him, to reconnect him with his true nature, to remind him who he is, who really is, until he fully remembers the truth of which he had been temporarily disconnected. I am good. Shikoba nabaiya yustasa ikiya. That statement or nabaiya yotisikaikiya is a compliment used in South Africa and means I respect you, I cherish you, you matter to me. In response, some people say Shikoba, which is so I exist for you. That culture, the South African culture, cultural practice, is what Pelagianism holds or upholds or believes. Yung Pelagian thought na hindi tayo, wala tayong depravity sa pagkatao natin. We're created good. Nothing is evil in us. And it might sound good, but in reality, it is very detrimental to us humans to call sin as mistakes and not call it for as it is. Para tawagin ito na nagkamali lang siya, mistakes lang, pero hindi siya tawagin na talagang kasalanan. For it will not help us to address the very core issue of our lives. It's like mislabeling cancer. If there's an oncologist at chinek niya kunyari isang tao, at na-mislabel niya yung cancer, hindi pala to cancer, it's just an ordinary flu. That would be dangerous, a detrimental diagnosis do sa tao na may sakit. Misdiagnosis leads to mistreatment, which will eventually lead to mishap, even death. Pag may maling diagnosis, may maling treatment. At pag may maling treatment, pwedeng may mas masamang mangyari. Pwede pang ikamatay. Cancer na pala yung sakit, binigyan ka lang ng Decolgen. Patay. Masakit yung ngipin mo, binigyan ka ng pang LBM. Patay. Mali ang ating pagkakaintindi. So, we have to make sure na para ma-appreciate natin yung goodness na sinasabi dito. Kasi talaga namang may goodness pa rin ng tao. Hindi natin tinatanggal yan. Total depravity doesn't mean na hindi na kayang gumawa ng kabutihan ng tao. What it means is, lahat ng facet ng pagkatao natin ay inabot ng kasalanan. Walang parte ng pagkatao natin na hindi tainted ng sin. Hindi redeemed yung parts ng body natin na, for example, Christian yung bibig ko kasi hindi ako nagmumura. Pero yung mata ko, nagkakasala. Diba? Hindi ganon, hindi selective. So we have to understand this kasi sa buhay ni Pablo, ni Onesimo,
at ni Philemon, pinakita nila yung full understanding nila of who is good. Sino yung mabuti? Dito sa binasa ko kanina na kultura ng isang African tribe, ang belief nila that everyone is good at kailangan mo ipaalala sa kanya yung goodness ng tao for 2 days. 2 araw, sasabihin sa'yo, alam mo, ang gwapo mo, ang gwapo. Grabe, ang gwapo mo. Ang bait-bait mo, napaka mapagbigay mo. Tapos pagpalagay natin yung krimen, pinatay niya yung baka ng kapitbahay niya. Na dapat kabuhayan at ang resulta nun, ikamamatay ng pamilya nung namatayan ng baka. That's sinful. Hindi lang simpleng pagsasabi na mabuti ka o pagre-remind sa tao. Why? Kasi kahit anong kabaitan na meron tayo, if we've committed a sin against a holy God, for all have sinned and fallen short of the glory of God, and for the wages of sin is death. Pagbabayaran yan. So rather reminding one another kung anong kabutihan natin, there's a better thing to do, which is ginawa ng mga tao na nabasa natin sa Aklat ng Pilimon. This afternoon, it is refreshing to the soul when we remember the goodness and faithfulness of God through the faith and love of our brethren. If we want to be refreshed, let us refresh the love and faith of who? Of our brethren in view of Christ. Ulitin ko po ha. It is refreshing to the soul when we remember the goodness and faithfulness of God through faith and love of our brethren. In that African culture, ang inaalala nila yung kabutihan ng tao. But for us believers, we must have a better outlook, a better perspective. Na wala kang makitang kabuti. Kahit i-remind, bawa, napatay ko yung ano, kunyari lang, may napatay ako na kamag-anak ng isang mananampalataya, kunyari na lang. Anong tinulong nun sa buhay natin na sabihin, alam mo, bait mo, dati, pinautang mo ko, dati, ganitong ginawa mo sa akin, bait, mare-remind ba ako? Mapapatawad ba yung kasalanan ko? Mare-resolve ba yung conflict? No. Wala. Walang ganun mangyari. So there is a better way. And it's the way of the gospel. And this is this way. Remember to be refreshed. Alalahanin mo para mabigyan ka ng kaginhawaan. Anong aalahanin mo? Huwag yung ginawa ng tao mismo. Look beyond that. Remember the number one, remember the goodness of God in the life of your brethren. Remember the goodness of God in the life of your brethren. Magiging isang iglesia tayo a few days from now. At darating yung panahon na magkaka-conflict tayo. At maalala natin yung mga painful things na kinuha sa atin ng kapatid natin. But there's one thing na kailangan mangyari. Maalala natin yung goodness ng Panginoon sa ating kapatiran. Sabi sa verse 4, I thank my God always when I remember you in my prayers. Nagpapasalamat siya pag naalala niya. Anong pinagpapasalamat niya? Ngayon ba, kapag naalala niyo ako, may mapagpapasalamat ba kayo? Tignan mo yung katabi mo. Pag ba naalala mo siya, may pagpapasalamat ka. Parang minsan, mahirap mangyari. No? Iba maalala mo eh. Diba? But this is a great thing na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pablo at ni Onesimo. Sinabi niya, every time I remember you, I thank God. Nagpapasalamat ako sa Diyos every time I remember you in my prayers. Why? Kasi sa panahon na naaalala ni Pablo yung buhay ni Onesimo, yung dinisplay niyang faith, yung pagtulong sa kanya, ang naaalala ni Pablo yung faithfulness ng Panginoong Diyos. So to be refreshed, remember the goodness of God in the life of your brethren. Number 2, notice the love and faith of your brethren. Pansinin mo yung pananampalataya at ng pag-ibig ng yung kapatid. Huwag mo lang pansinin yung kapintasan. Sabi sa verse 5, because I hear of your love and the faith that you have toward the Lord Jesus for all the saints. Nakita niya, narinig ni Pablo, rather, hindi nakita, narinig ni Pablo yung pag-ibig at pananampalataya niya toward the Lord Jesus.
Yung pag-ibig nitong mananampalataya na to sa Panginoong Diyos at para sa lahat ng mga mananampalataya. We must remember to look at what God has done sa ating kapatiran. Number three, pray for the success of the work of the brethren. Pray for the success of each and every one. Let's celebrate kung anong success ng kapatid natin. Huwag tayong maging, ang tawag doon, yung bitter. Eh, umasenso buhay niya. Nakabili ko niya rin ng bagong kotse. Celebrate with them. Huwag kang maging party pooper. No? Ay, baka utang lang yan. Hulugan lang naman yan. Eh. Pa-bitter mo. Huwag ganun, kapatid. Celebrate. Bukod doon, sa mga material things, celebrate yung ginawa ng Panginoon literally sa buhay niya. Sino ba yan dati bago nakilala ang Panginoon? Baka kung dati mo nakilala yan, baka sinaksakan yan. Salamat sa Diyos na binago ka ng Panginoon at minamahal mo ang iglesia, minamahal mo si Kristo at hindi mo na ako sasaksakin pag nagkasalubong tayo dahil magkapatid tayo kay Kristo. Ang dami mabuting ginawa ng Diyos sa kapatid natin. Instead of looking at the things, the ugly things. And pray for the success. Again, pray. Sabi sa verse 6, and I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Bakit? Kapag nag-succeed ang kapatid mo, for whose sake is it? It is for our sake. It is for the sake of the gospel of Christ. It is for the sake of the glory of Christ. Pag ang kapatid mo ay nagsasucceed sa kanyang faith, lumalago sa pananampalataya, for example na lang, nakakabili ng bagong libro yan, ay salamat sa Diyos, nakabili ka. Huwag mong pagnasaan yung libro niya. Nakita natin na umaasenso ang buhay ng kapatid natin. Let's celebrate. Pagpasalamat natin sa Diyos na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Number four, be one with your brethren in love and in sorrow. Maging kaisa mo sila, ang kapatid mo, sa pag-ibig, sa faith, at sa kapighatian. Sabi sa verse 17, so if you consider me your partner, receive him as you would receive me. If he has wronged you at all or owes you anything, charge it to my account. Paul was willing to share that even the offense. Nakikiramay siya na ako na lang ang singilin mo. Nakita natin yung graciousness sa isa't isa, yung pag-ibig sa isa't isa. It is real. It is genuine. Ang sabi ito, I Paul write this with my own hand. I will repay it to say nothing of your owing me even in your old self. Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. That if we stand in behalf of our brothers, it's not only for their sake, it is for your sake. It is for your benefit. Because once you edify your brethren, the whole church is edified. Can you imagine all of us are pulling each other up, not down? Brothers and sisters, let me say this again. Brothers and sisters, a few days from now will be a church. A bona fide church. Body of Christ. And wala rason sa atin para maghilahan pababa. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, be refreshed by refreshing to your memory the goodness of Christ. So the question is, why remember these things? Ba't mong aalalahanin itong mga bagay na ito na mabuting ginawa ng Panginoon? Ba't hindi sa sarili mo? Bakit sa iba? Ba't ka titingin sa kapatid mo? Bakit ka magvouch for your brethren? Eh, paano ka? Number one, because you are edified first and foremost. Ikaw na yung unang build up ng Panginoon. You're built up in your faith. Sa paanong paraan? Eh na, regenerate ka eh. Niligtas ka niya eh. Kaya ka may kakayanan mag-edify ng iba dahil binuild up ka ng Panginoon. And in return, those brothers that you edify will edify you as well. Kaya nga sabi ni Paul sa huling verse, sa 20 na binasa natin, refresh my heart in Christ. There's this mutual refreshment, mutual edification. Number two, you are loved. Ikaw ay minahal. Minahal ka ng Panginoong Diyos. When Paul
gave the salutation, pinakita niya, sabi niya sa verse 1, Paul, a prisoner of Christ, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved fellow worker, and Ophia, our sister, and Acrypus, our fellow soldier, and the church in your house, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Yung salutation niya ay very simple yet very inclusive. Pinakita niya na yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya, it's the same love, nasa kulungan siya, in prison siya, is the same love that he enjoys nung dandun sa laya na nasa iglesia sa tahanan ni Philemon. Kung anong kagalakan, biyaya nararanasan nila, same love and grace nararanasan niya. Walang pinagkulang sa atin ang Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng kanyang biyaya. Lobat na po ako. Teka lang po. Yan. Tsurang ko na lang. Baka malobat. So, not only that, but number three, you are comforted. The comfort starts from Christ. The comfort... Yun, dumana. The comfort starts from Christ. Huwag kang mag-alala kung walang nag-encourage sa'yo verbally. Baka kasi minsan may self-pity tayo. And self-pity is pride. Kuwa naman ako, walang nangangamusta sa akin. Kawawa naman ako, walang umaabot sa akin. Hindi ka kawawa, kapatid. Nandyan si Kristo, kasama mo. At hindi mo lagi talaga, hindi lagi may mga kamusta sa'yo. That's the truth. Hindi lagi may aabot sa'yo. That's the truth. Kaya nga, maraming verses, maraming example na sinabi to encourage one another, to build one another. Dahil nakakalimot tayo. Pero one thing na hindi mawawala, si Christ. Nandyan siya lagi to comfort us, to admonish us, to help us in our needs, in our weaknesses. The Holy Spirit was given by Christ to be our advocate. Sabi po sa verse 7, "For I have derived much joy and comfort from your love, my brother, because the hearts of the saints have been refreshed through you." There is this ongoing refreshment mula sa natapos na gawa ni Kristo, sa mga ginagawa pa ni Kristo sa pagpapabanal sa atin, na nararanasan ng bawat isa. Anong kailangan lang gawin? We must be aware of it. Makita natin na may ginagawa ang Diyos. Sabi niya, "For I have derived much joy." Paano niya na-derive yung joy? Paano niya nakuha yung kagalakan? Because sabi nito, "And comfort from your love, my brother." Kasi may refreshment na binibigay. All you have to do is to forget about yourself. Before I go there, the point here is affirming our brethren edifies the church and glorifies God. In return, personally, we are refreshed and edified. This is our job as believers. Trabaho natin ito, mga kapatid. Wala tayong ibang gagawin but to build up the church. Kasama dyan yung evangelism. Nagdadagdag tayo ng mga kapatiran sa pamagitan ng evangelism. Nandyan yung pag-re-restore din ng mga kapatid na nanghihina, nagkakasala. And it glorifies God. The church exists for the glory of God, for the building up of His body. So in conclusion, we have to remember this para matanggal tayo sa ating mga sariling echo chamber na sarili natin narinig at yung gusto lang natin, yung gusto natin marinig. We are all slaves for Christ and of Christ. Mga alipin tayo ng Panginoon. Like Apostle Paul, some are imprisoned literally for Christ. But as a slave, we are imprisoned in Christ. Tayo hindi lamang alipin, ngunit tayo ay bilanggo kay Kristo. Hindi na tayo makatakas, and that's the best prison that we can be. Yun ang pinakamatinding posisyon na meron tayo, that nothing can snatch us from the hand of God and the hand of the Father and the Son, and they're one. We are secured in Him. None of us are insignificant in building the body of Christ. Walang insignificant dito. Lahat tayo may parte. And this is not to make you feel good, brothers and sisters. Kasi sa dating paradigm, hindi ka insignificant, may bilang ka. Ikaw ay mahalaga. You're precious. You are highly favored. Lahat na
di ikaw na lahat, the only way na sinasabi natin that we are significant is because of this. Our significance and our worth, even our performance, are all for the glory of God and ultimately for the building up of the up the body of Christ. It is not for our own gratification, but for the edification of the body of Christ, for the building up of the church. Nalaman mong hindi pala ako insignificant, eh di nagyabang ka na. May isang guest si Dr. Phil, kung kailan si Dr. Phil, sabi niya, ano nangyari? Paano ka naging controversial? Because I was just being famous, and then ganito ganyan, because people knows me. Yung kini-interview niyang babae, delusional. Ang pagkaalam niya sa sarili niya, sikat siya na lahat ng tao sa buong mundo kilala siya. Kaya nagkakaroon siya ng problema sa buhay niya. But the truth is, see, hindi ko nga kilala yung taong yun. Sino ba yun? Diba? This is not to make us feel good, but to make us feel humbled. Na sa lahat ng mga tao nandito sa mundo, wala tayong kasilbi-silbi, napaka walang kwenta natin, but when Christ saved us, parang si Onesimus, may silbi na tayo ngayon sa kaharian ng Diyos. This is not to make us feel good about ourselves, but to glorify God and to be thankful and to work. Magtrabaho tayo. Eh, hindi ka pala insignificant. Ibig sabihin, may trabaho ka. And that work is to edify one another. So, our performance, our significance, our worth is for the glory of God. Therefore, we cannot boast. Di tayo pwede magyabang. And be critics of our brothers and sisters. Di tayo pwede maging kritiko na lang ng ating mga kapatid. Di tayo pwede magyabang. Di rin tayo pwede maging kritiko na binabantayan natin bawat kilos. Teka muna, ba't ganitong ginagawa nito? Hindi natin trabaho yun. That's not part of our calling. Rather, we must be reporters of the good news of and the glorious things God has done in the lives of our brethren. Kung meron tayong re-report ay yung mabuting ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Kung meron tayong i-celebrate ay yung mabuting ginawa ng Panginoon. Eh paano pastor po nagkasala? Eh may sagot dyan. Church discipline or rebuke. Pero pas sa celebration, celebrate natin yung mabuting bagay na ginawa ng Panginoon. So believers, look at your brethren through the eyes of our Father. Tignan mo yung katabi mo sa pamagitan ng mata ng Ama. Ang mata ng Ama, when He set our eyes, His eyes on us, sino nakita niya? Si Kristo. Dapat ang makita natin sa kapatid natin ay si Kristo Jesus. Love your brethren as Christ loved them. Mahalin mo yung kapatid mo kung paano minahal siya ni Kristo. Celebrate God's work by celebrating God's work in your brethren. Number four, don't help the enemy in tearing down the body. Huwag mong tulungan yung kaaway sa pagpapabagsak sa katawan. Bising-busy na si Satanas, ang kanyang mga diablo, ang kanyang mga alipores para pabagsakin. Huwag mo nang tulungan. And lastly, forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Palimutan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. This covenanted church can only be effective in fulfilling its mandate kung kakalimutan natin ang ating mga sarili, ang ating mga individual, at alalahanin natin si Kristo, ang kanyang ginawa na tapos nagawa ni Kristo. Sambahin natin siya. Para sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, linggo-linggo sinasabi natin to. Pagsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat ang ating buhay ay may katapusan. Darating ang paghuhukom ng Panginoon at kung hindi ka parte ng kawan ng Panginoong Jesucristo, ikay mabubulid sa gatagatang apoy, ngunit salamat na lang sa Diyos. Gayun na lang ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Na kung tayo manampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak ngunit magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magsisi ka sa iyong kasalanan, panampalatayanan mo ang nagawa ni Kristo, and join us in beholding Christ. Magsawa ka na sa pagiging makasarili, sa pagiging focus na focus ka sa sarili mo. May Panginoong Diyos na dapat nating sambahin. Tayo po yung mukha at manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita na nagre-refresh sa amin.
Saganang aming Panginoon, wala kaming kalakasan, wala kaming kakayanan upang isustain ang aming mga sarili sa nakakapagod na biyaheng ito sa makipot na daan. Ngunit salamat, O Diyos, may mga refreshment ka sa amin. And we refresh our memories of the good things that you've done for us at doon kami na-edify, Panginoon. Dulutin mo, Panginoon, na magampanan namin to bilang isang iglesia, na makita namin ang isa't isa sa lente ng paningin ng Ama at si Kristo ang makita namin sa isa't isa. Huwag kami maging makasarili. Magpakumbaba kami, Panginoon, at magsilbihan namin ang isa't isa bilang mga alipin. At higit sa lahat, O Diyos, taas namin ang pangalan mo lamang na sa mga performance namin. Totoo, Lord, napapabanal kami, bumabait kami, maganda na gagawa namin, pero hindi namin ito may pagyabang sapagkat ito ay sa pamagitan lamang ng iyong lakas na binibigay sa amin. Kaya sa iyo, Panginoon, ang gloria sa iyo, ang pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.